Senior kami, Biko. Senior, senior ka. Tuturukan ka. Ginigising kami ni Daddy Mick para magpa-vaccine na sa center. Ayan, first vaccine ni Alien. Nilagnat naman siya, kaya lang wala din naman agad kinabukasan. Ngayon lang kami ni Ellie maglaro, magplay. Pag wala si Daddy Mick nasa work, kami lang talaga usually yung magkasama, syempre. Sino pa ba? Kami ng TV, mas gusto niya maingay eh. Kasi pag tahimik, madalas nagigising siya pag tahimik. Kaya medyo malakas yung TV namin pag gising siya. Ayan. Sinok-sinok ang video ko. Sinok-sinok ka. Sinanay sa heli ni Daddy Mick si Ellie. Sinanay sa karga. Kaya ako minsan nahihirapan ako magpatulog. Pero dyan, ako, pag ako nagpapatulog yan, dyan ko lang siya nilalagay, dinaduyan-duyan ko lang siya dyan. Nakakatulog naman siya minsan. Siguro pagod na. Pero madalas talaga Haley gusto niya. Aww. Thank you.
Oh, no. Nalaro pa tayo? Play ka pa? Oh, play pa yan. Play pa yung baby ko. Di ba naanda? Ha? Di ba naanda? Play, play pa lang. Ganda mata, ganda mata. Ganda mata, ganda mata. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Mission accomplished. 7 weeks ni Eddie. Selfie-selfie. Hindi mawawala ang selfie-selfie, syempre. At shopping din ako sa, dahil nga sa bahay lang ako, nag-shopping ako sa Shopee. Ayun. So, doon ko lang bibili yung mga gamit na gusto ko kay Eddie. Alam nyo kasi nakakawala din ng stress yung pamimili ko dyan sa Shopee. Kasi nakakatuwa yung mga gamit ng baby, no? Ayan, yung mga ginamit niya pa nung 1 month siya. Ginamit. Tapos binilan ko siya ng cloth diaper. Tsaka yung mga ipit-ipit ng laruan na rin kasi na-excite ako laruin siya. So pag wala akong ginagawa. 8 weeks na si Ellie. So, 2 months na. Ayan. Naghanda lang kami ng cake. Tapos, syempre, selfie muna. Ayan. Naghanda lang kami kaunti. Tapos, hotdog with marshmallow. Ayan. Tapos, spaghetti, syempre. At, nagkare-kare si Daddy Mick. At syaka, siyempre, with matching bagoong na rin. Para sa masarap ang kare-kare. Tapos, pumunta lang yung family ko. Ayan, sila. Papang, mamang niya, at mama Julek, tita niya yan. Si ate Liza. Ayan. Selfie muna. Selfie. Mga selfie, ano kami, people. Tapos, ayan si Ellie with lolo niya. Papang atawag niya dyan, papang. Magkamukha pala sila ng lolo niya, oh. Parehas may papal... Ano, palipara ng ano, noo. Well, DIY pictorial. Napagod si Ellie. Selfie pa din. Araw-araw yan.
Kasi nga, dalawa lang kami naiiwan. One eternity later. Nagkasakit si Ellie 3 days na nag-aalala na ako. Ayan, iba na yung kulay ng kuko niyo. Kaya, hindi ko na pinapasok si Daddy Mig. Friday yan June 15, tinakbo na namin sa hospital. Kasi talagang natatakot na ako. Ayoko nang, ako lang mag-isa kasi hindi ko alam gagawin ko. So, pinatakbo ko na talaga. Ayun, nakapantulog pa nga ako Hindi ko na kasi alam yung gagawin. Tapos ayan, day 1. Oh, Elif! Elif, tanis na Elif! Wawa naman nyo, wawa! Hindi! Pura sa ba? Kailangan mag-nebulizer. Gabi, oras-oras yan. Every 6 hours. Kasi nga, natutuyuan ng pawis. Ayun. Kasi nga, diba, ang init ngayon. So, June, mga paglabas na nung April, ang init, sobra. Hindi, napapabayaan ko pa yung likod. So, ayun. Nangyari, nagka-pneumonia siya. Moderate, ano daw sabi? Moderate risk pneumonia. Ang sarap-sarap ng pagkain. Hindi ako makakain ng maayos. Tapos ayun, selfie pa din kahit may sakit na. Pagpasensya nyo na, wala talaga kasi kami magawa yan Kundi mag-selfie kasi nga nalulungkot kami sa nangyari kay Ellie. Hindi naman namin ginusto na ma-confine siya, pero mas mabuti na rin yan kaysa hindi ko alam yung gagawin ko. Day 2, nahirapan ako makita yung anak ko na ganyan, na meron siyang dextrose dyan tapos may injection. Alam niyo yung pag ginagalaw niya, kinakagat niya kaya yan. Natatakot ako, kaya sabi ko lagyan na ng lampin. Kasi ang lahat ng may mahawakan niya si yung subo niya. Ayan. Bili na rin kami ng sarili naming nebulizer kasi nga kung sino-sino gumagamit. Pag-ipon ko na nga yung mga takip ng mga pang ang tawag dyan? Salbutamol. Ayun. Day 3. Bigyan ko na ng lampin yung kamay niya kasi kinakain niya talaga yung dextrose. Sana na. Yung lampin naman ngayon yung kinakain niya. Hindi naman agad-agad mababasa yun. Ayan, dinalaw siya ni tita niya, Algin, ni Mama Aji niya. Mama Aji ang tawag. Sa totoo lang, naiinip na ako. Gusto ko na talaga umuwi. Uwing-uwi na ako. Kaya lang, kailangan talaga makompleto daw yung antibiotic na ito tinuturo ka everyday ba yun? Father's Day. So, ayan, pinasuot ko kay Ellie. Father's Day. First Father's Day ni Dedemic yan. Nagkasakit pa si Ellie. Ano ba yan? Day 4. Naman Ellie ko. Wawa Wawa naman Diyan, dinadaan-daan na lang namin sa sa selfie-selfie kasi nga naiinip kami. Ang tagal ng oras pag nasa hospital ka. Grabe. Ang bagal ng oras.
Pero pag nandito ka lang sa bahay, ang bilis-bilis ng oras eh. Day 5. Ayan. Tuloy-tuloy lang daw yung nebulizer hanggat matunaw yung plema. May halak kasi siya. Hindi ko alam kung plema ba yun o halak lang. Basta. Hindi naman kasi in-explain sa amin. May times na sobrang iyakin ni Ellie dyan sa hospital. Ewan ko ba? Ang lamig-lamig naman dyan. Naiinip na siguro. Gusto na lumabas. Daming puyat. Kasi hindi rin kami makatulog ng maayos. Kasi nga, maya-maya pasok ng ng nurse. Sige, tulog ng mga kung ano-ano. Ayan. Six days na namin dyan sa hospital. Ayan. Akala ko makakalabas na kami ngayon. Kaya binisan ko na siya. Naligo na ako. Ayun pala, hindi pa. Bukas pa daw kasi wala pa yung doktor. Kasi ano ngayon sa third... Saturday. Day 7. Ayan, nabot kami ng 7 days kasi kailangan makompleto yung ano niya, yung matawag dito, antibiotic na tinuturok. Ayan, uuwi na kami. Morning, umuwi na kami. After 1 week, may follow-up check-up. Pumunta kami ulit doon sa Navotas Hospital. Ayan kami ngayon. Sa hospital kami. Ayan. Meron pa daw halak. Kaya pinagpatuloy pa rin namin yung nebulizer sa bahay. Ayan. Si Amy. Na-addict na nga siya dyan. Gustong-gusto niya na yan. Nasanay na yung baby ko. Irritable na naman si Ellie. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang hirap siya matulog eh. Nagigising-gising. Ayun oh. Irritable siya. Mga meme. Mawawa naman baby ko. After nung dumating kami sa bahay, nilagnat na naman si Ellie. Hindi ko alam kung sa init, kasi diba galing kami sa loob ng hospital, malamig. So paglabas namin mainit, hindi ko alam kung dahil ba dun or sa usok. Nalalanghap na sa labas. Nilagnat na naman siya. Ayun, kawawa na naman. Dali, masusubo ang kamay, ha? 30. Ayan, tapos may mga tumubo sa katawan niya. Nag-worry ako kasi sabi nila tigdas daw.
So, ang balak ko sana, dalhin na naman sa ospital. Eh, may batang nagkatigdas dun eh. Dinala dun sa ospital. Piling ko nahawa dun si Ellie. Ayan, pagdating namin. Ang dami na sa mukha niya talaga, oh. Tinadtad na siya na pulang-pula. Kawawa naman. Ilalagdad pa siya. Tapos, ano, bababa, tataas yung, ano niya, yung temperature niya. Ayun, nag-worry na talaga ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko, mga meme. Ayun, kasi, ang ginawa ko, ilalagyan ko talaga siya ng yelo sa ulo para mawala yung lagnat. Tapos, hinahayaan ko lang kasi nga daw, tigdas hangin nga daw yan, sabi ni mama. Ilang araw na yan, mga 3 days na. 3 days or 4 days na yan. Lalong dumadami. Kasi ganyan daw yan. Ang tigdas hangin daw ay makatinga. Tapos lalo pag nahahanginan, lalo daw dumadami. So, di namin siya ine-electric pan. Ayan. Di pala nawawala yung lagdat niya. Nag-worry ako dun sa lagdat niya kasi 4 days na. Pero pina-check up namin siya sa pedya. Binigyan siya ng mga antibiotic. Tapos nga, medyo nagtatay rin kasi siya. Ayoko na kasi siya dalhin sa hospital. Ayoko na lang, turok na naman. Pero, nag-worry na talaga ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Parang no choice na ako na dadalhin ko talaga siya sa hospital. Alice? Ano? Pabalik na yung baby ko. Pagaling na yung Jesus na, Lord. Oo. Ano? Ha? Pagaling na na. Wala na yung ayay bukas. Yay! Lalaro na tayo rin yung bukas. Play-play na, no? Ah! Oo. Play-play na tayo bukas, no? Oh, no. Tapos, alam niyo ba, mga meme, ang pinagtataka ko is lahat ng nakasabay namin dun sa hospital na na-confine, eh, nagkatigdas din kasi na-add ko sila sa mga FB, yung mga nanay ng mga bata. Nagkatigdas din doon yung anak nila. May alam. So, hindi ko na talaga kinonfine si Ellie doon sa hospital na yun kasi nga, ayoko nang bumalik doon. Ang ginawa ko nga is, yun, sa bahay lang, buti na lang andyan si mama. Ako, pero andyan naman sila para mag-guide sa atin, sa amin. Salamat din sa mga magulang natin na nag-guide. At alam na alam nila kung ano yung tama. So, makinig din tayo sa mga parents natin. Kasi alam na nila yan, napagdaanan nila yan. Ayun lang, salamat. Ayan, medyo magaling na si Ellie, wala na siyang sakit. So, mga peklat-peklat na lang yan ng mga tigdas hangin. Shout out time! Shout out pala sa Medea Squad kay Allison. Shout out! Sana nagustuhan nyo tong video na to. If you do, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and click the notification bell below para lagi kayong updated on my next upload. Thank you for watching, Meme Labs. I hope to see you.